you're the night sky trying to make me see. Hello guys, good day, happy Monday sa atin lahat. Si Rihanna umalis na, kakaalis lang niya, hindi pa nag-lunch, hindi pa luto ang binloto ko. Late kami nag-breakfast, si Rihanna nag-breakfast, late siya. Kami ni Maria kanina pa, siya late siya, 12 ang breakfast niya. Ando na siya, nag-tutor na si Maria, mamaya pa yun, after half an hour, 4 o'clock, andito na siya, galing na sa school. Ito lang ang ulam namin ngayon, guys. Isang putahe lang. Tinamad ako magluto ulit ng ibang putahe. Kaya ito lang, tatlong eggs with potato and upo. Yan lang. Kasi isa na kayo sa kawali ko, luma na yan. Pakita ko sa inyo, guys, books ni Nila Maliha. Grade 10 na si Maliha ngayon. Itong books na ito, ito meron pa dito. Ayan. Daming books dito sa Bangladesh. Kasi meron pa silang guidebooks bukod sa books talaga sa school, bibili pa ng guidebooks. Yung guidebooks, may answer na yun sa loob ng libro. Ganun sila dito. Yun na mo, ang dami. Dalawang taon niya itong ginamit, class 9 at class 10, ganun dito. 2 years niyang ginamit. Waiting for bunso na lang ako. After half an hour, andito na si bunso, kakain na kami ng lunch. Kaya sabi ko mag-vlog lang ako ng kahit konti lang. Dito lang kami lagi sa bahay. Dahil mahirap din lumabas. Maalikabok sa labas. At saka daming traffic. At saka wala rin naman kaming dito. Mga kamag-anak lagi. Mga in-laws ko lang. Walang kaibigan. So, lagi na sa bahay lang. Ganito ang buhay dito. Kulong sa bahay. Sa Saudi pa kami noon, every Thursday night. Ayan, alis na kami. Uwi kami ng bahay, mga 2 a.m. na noon. Tapos Friday din, alis kami, mag-shopping sa grocery, sa mall. Minsan, invited ng mga family friends. Kaya, nakakamiss din ang buhay Saudi. Nung bago pa kami dito, na bored. Boring. Kaya it takes 2 years to adjust. Grabing adjustments. Nung bago kaming dating, ayan, ang mga bata, pay-pay sa gabi dahil palagi ditong load shedding, nawala ng kuryente. Lalo na pag summer. Imbis na mainit, doon nagba-brown out dito, ganoon. Pag winter time, continue ang electric. Pag summer time, nawala ang electric. Tapos ayun, mga bata na hindi sila nakapag-adjust nung first year pa namin dito, grabing adjustments. Lifestyle lahat dahil nga lumaki sila ng Saudi. Tapos ngayon, 7 years na kami, alhamdulillah, adjusted na. Ganoon lang talaga. Let's see what will gonna happen next. Dumating na si baby bunso ko, galing ng school. Hi, Maliha. Hi. Kumusta ang school, klase? Good. Okay, you say hi for them. Hi. Kumusta? How are you all? Sige, mag-ano ka na, magbihis. Wash your hand and wash your face. Yeah. We're gonna eat our lunch. It's okay. Are you hungry? Yeah, I'm hungry. Oh, kawawa ni bunso ko. Kasi naligo siya ng, what time you take your shower? 8:30 siya naligo. Tapos, nag-breakfast ng, what time you breakfast? 9. Ngayon, 4 p.m. na dito ngayon. Kaya,
gutom na si baby bunso ko. Ang ulam natin ay ano lang, yung egg na may opo at saka patatas. Okay lang Maliha, okay? It's okay. Yeah, hindi na nagluto ng ibang putahe si mama. Dahil medyo tinamad ang mama ngayon. At least we have food. Yeah, tulitin ka. Oh yeah. Napagod siya dahil walang AC ang ano nila. At saka ang init ngayon. Lumabas ako kanina ng mga ano, grabing init, pinawisan si bunso. We'll see again. Bye-bye. Bye, everyone! Kain tayo, mga pangga. Ito lang ang ano, kaunting kanin lang ako at saka ayok. Dahil ano lang kami, 12 na kami kumain ng breakfast ni Rihanna. Ito lang ano lang ang ano ko. Ayaw ko ng eggs. Kaya ito lang kinuha ko muna upo. Kain tayo! Ang anghang ng niluto ko ngayon, napadami at ang lagay ng chili. Ang asawa ko Bangladeshi. Kaso ayaw niya nang masyadong maanghang sa luto. Pag nagluto ako ng ulam, ang nilalagay ko lang green chili. Ayaw niya ng powdered chili. Tapos pag nagluto ng meat, chicken, need ng green chili o ng powdered chili. Pero pag normal na ulam, ayaw ng asawa ko ng masyadong maanghang. Ako hindi ako gano'n na kumakain ng masyadong anghang. Sila dito grabing anghang. Pero masarap din kahit maanghang. Okay. Take care everyone. Love you all. Thanks for watching. And God bless you. You're the night sky trying to make me see.